Kalokohan ni Nuesca at Sinas, bistado ni Presidente Duterte at Aini Marcos. Reaction Vlog. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Hi guys, it's me again, Chrisman Lunas, and welcome to my channel. But before we dive into it, kung bago ka pa lang sa channel na to, please support my YouTube channel. Click the subscribe button and hit the notification bell for more upcoming videos sa channel na ito. So, let's go! Sina Aimee Marcos na author ng Death Penalty at Bato de la Rosa, ilan sa mga senador na proponent ng death penalty ay pinagpipilitan nilang mga bagong senador na sana'y makapag-hearing man lang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Dahil nakita naman daw natin itong nangyari kay PNP Nuesca na nakakainit ng ulo. Pati si Presidente Rodrigo Duterte ay hindi na nakatiis at talagang nagmumura na. Dagdag ni Aimee Marcos, hindi daw sila naniniwala na may pulis na ganon kaangas kung walang padrino. Mukhang naniniwala si Aimee na mayroong padrino na nakalikod kay Nuesca dahil bakit daw ganon kaangas at higit sa lahat? Bakit nakakalusot ang mga pulis na kagaya ni Nuesca? Dalawang homicide at dalawang murder na daw ang nakasangkutan ni Nuesca tapos tumakas pa sa drug test at kung ano-ano pang issue na hindi sumusunod sa patakaran ng pulis. At bakit lusot ng lusot since 2013? 7 taon na daw si Nuesca na bad behavior ngunit nakakalusot ito dahil sa lack of evidence. Kung tutuusin, kaya daw ata naging lack of evidence yon dahil tinakbuhan yung drug test. Matagal na daw na red flag itong si Nuesca at naiwasan sana yung pamamaril kung nakita yung red flag na yon. Kaya naman hindi talaga naniniwala si Aimee Marcos na 7 taon lusot ng lusot itong si Nuesca na walang padrino. Nakakaduda na daw. Siguro daw baka ginagamit itong si Nuesca na hitman ng kung sinong malakas sa PNP or politiko. Although nga nakakalungkot dahil aminin natin konti lang naman itong ganito. Mas marami na ang matinong pulis kaya lang itong kagagawan nitong si Sergeant Nuesca ay nadamay tuloy ang lahat ng mga matitinong pulis sa hanay po ng PNP. Kaya siguro eye-opener dito sa PNP. Siguro ay isailalim muli sa neuro test ang ating mga kapulisan. Sabi ni Aimee Marcos, kasi kita naman natin ang laking hirap ng kapulisan. Ang dami pang na-infect sa COVID, sa kakabantay ng mga borders, sa kaka-implement ng mga guidelines, sabay nasira lahat ng hirap at pagod at puyat nila. Dahil ito sa iisang bugok, ika nga bugok na pulis, sayang na sayang. Pero kailangan imbestigahan ng puspusan ito at mukhang walang pakialam eh. Talagang sanay na pumihit ng baril at bumaril dahil mukhang maraming na siyang istorya at marami na siyang karanasan sa pagbabaril at sa kawalang hiyaan. Kailangan malaman natin kung bakit ito nakalusot. Ito pa ang ilan sa mga sabi ni Senator Aimee Marcos tungkol sa ginawa ni Junel Nuesca. Dalawang naisip ko, syempre lahat tayo kinokondinar itong karumaldumal na pangyayari, pero yung naisip ko, unang-una, talagang naging pangkaraniwan na lang itong nagkalat na baril at barilan sa norte. Nakakahiya to. Talagang alam natin sa paniki, parte ng Tarlac yan na Ilocano. Kaya talagang laking kahihiyan. Napakaraming illegal firearms, sabihin na natin na siguro isa lang sa 10 firearms. Ito ginamit pa yung police issue, pambihira, ganun na kaordinaryo yung karahasan. Ikalawa, bakit sanay na pumatay itong taong to? Mukhang ang haba-haba ng kasaysayan ng kaso niya. Dalawa na yung kanyang homicide murder pagkatapos marami siyang issues. Bakit hindi natatanggal sa serbisyo yung mga walang hiyang ganyan? Grabe naman, mukhang kailangan kalkalin kung bata ba yan ng kung sinong sikat. Bakit sanay sa ganyan? Dagdag pa ni Aimee Marcos, katatapos lang ng drug test ay na-shock naman ako. Talaga naman, pati special forces may gumagamit ng illegal na droga. Dapat ngayon yung neuro kasi kapag may hawak kang baril, dapat may neuro. Mataas-taas dapat ang kwalifikasyon niyan. At issue pa ang ginamit, napakawalang, talagang walang saysay.
So guys, matanong ko lang po kayo, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa mga sinabi ni Senator Aimee Marcos? Sangayon po ba kayo sa mga analysis niya o hindi? Sa tingin niyo po ba kailangan sumailalim ng regular na neuro test ang mga kapulisan natin? What do you think guys? Let me know in the comments below so we can discuss about it. At ayan po ang aking munting reaction vlog sa araw na ito. Sana po nagustuhan nyo. If you do, please give me a thumbs up. And kung bago ka pa lang dito, support my YouTube channel. Please click the subscribe button and hit that notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na ito. Thank you for watching. God bless. Take care and see you again next time. Chris out.